Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewer's discretion is advised. Sumbong OFW naman tayo, matalik na kaibigan ng isang OFW na nasa Saudi, idinulog ang paghihirap ng kaibigan sa kamay ng amo nito. Lumapit sa Kilos Pronto si Amalia Malasan, humingi ng tulong para sa kaibigan nitong si Marilo De Quillo, OFW sa bansang Saudi Arabia. Sinabi ko na nga, Saudi ito. Ito yung mga amo rito, yung may buntot eh. Ayon kay Amalia, isang taon nang mahigit si Marilo sa Saudi. Pero ilang beses na raw itong na-ospital dahil sa sobrang hirap na pinatatrabaho sa kanya. Hindi na nga pinapakain ng maayos, wala pang sweldong natatanggap mula sa dumating ito sa Riyadh, Saudi Arabia. Sabi ko na nga, Riyadh na naman ito. Nagsabi na raw si Marilo sa among Arabo na gusto na lang ito umuwi. Pero imbis na payagan ay dinala siya diretso sa presinto sa hindi niya malamang dahilan. Ngayon ay naghihimas ng malamig na bakal na rehas doon sa Saudi Police si Marilo. At gustong-gusto na raw makauwi at araw-gabi umiiyak dahil wala ho siyang kasalanan. Ang kasalanan niya lang ay gusto niya nang umuwi. Ngayon po ay naghihimas siya ng bakal na rehas sa Saudi Police. Hindi naman daw nasabi kay Amalia ang pangalan ng ahensya ni Marilo. Dalawang linggong mahigit na ang lumilipas nang huli silang magkausap ng kaibigan. Makakausap natin sa linya ng telepono. Para matulungan si Marilo. Kala ko makakausap natin sa linya ng telepono si Miss Josephine, tulungan natin. Hindi. Si Miss Josephine Tobia po ang tutulong sa amin sa OWA. Magandang hapon po, Miss Josephine. Ma'am Josephine, good afternoon, ma'am. Yes, good afternoon, Mr. Erwin. Mm-hmm. Ma'am, isa na naman pero medyo nagdedelikadinding itong kalagayan ng OFW nating si Marilo dahil nagpaalam na siya sa amo na gusto yung umuwi dahil hindi naman siya pinapaswelduhan, ha? Hindi naman pinapakain. Akala niya dadalhin siya sa airport. Mamaya-maya, doon na pala siya binaba sa Saudi Police. At ngayon, dalawang linggo na naghihimas ng malamig na bakal na rehas sa Saudi Police itong si Marilo, Miss Josephine, ma'am. Oh, yeah. Ano ho kaya pwedeng magandang gawin ho rito? Kasi yung tumimbre sa amin, yung kaibigan niya lang, at hindi naman doon nasabi kung anong ahensya. Pero we have the number of her friend na si, ito ba? Si Marilo De Quillo Amalia Malasan. Sige, ipapacheck namin ito, Mr. Erwin, no? Opo. Kasi para ma-verify bakit siya naka-detain ba to? Opo, or opo. Naka-detain. Akala niya, ma'am, pinaimpake na yung mga damit niya and all. Akala niya, tuwan-tuwa na, pupunta na ng airport. Akala, bababa na doon sa King Fahd International Airport, yung pala sa King Prison Jail ang kinabagsakan niya. At ngayon, akala niya seatbelt ang hawakan niya, sinturon ang suot-suot niya ngayon ng mga buang na Arabo, ma'am. I see, okay. Ipapa-verify natin yung kalagayan nitong si OFW. Ang pangalan niya, Amalia. Amalia po. Amalia, yes. Ito Amalia ba yung foreign, ito pa, mukhang meron siyang FRA, ma'am, yung Al-Awail Agency. Oo. Mm-hmm. Yeah, para makita natin kung ano ba ang naging kasalanan nito at siya ay dinetain. Kasi hindi, nakita ko nga yung information ng OFW ngayon. Hindi, PRA po yan. Nagkamali lang yun na kagaya ko kanina madaling araw. Medyo holiday din yung mga staff namin, yung kanilang utak. Kaya namali. Al-Awail Agency. Sabi nila kanina, hindi niya na malaman yung agency rito. Pero ngayon, suddenly,
biglang na nawala yung amnesia, siguro na King's herbal yung mga bata namin. Ngayon alam na Al-Awail Agency. Al-Awail, okay, okay. Sige, papaverify natin para malaman natin, mabigyan tayo kaagad ng update, ano, right. At saka yung kamag-anak niya. Mm-hmm. Siguro yung kamag-anak din, pwedeng pumunta sa amin sa Monday para sige po, mabigyan sige po ng update. Yung kaibigan po siguro, ma'am, si Amalia Malasan, alam mo, malasakit po siya, eh pwede namin samahan sa inyong tanggapan. Alam po niya, ma'am. Sure, oo. Alright. Sure, opo. Opo. Nako, ma'am. Pero nasulatan na po namin yung aming OWA polos sa Riyadh para actionan ito kaagad. Alright. Ma'am Josephine Toby, again, sobrang daming salamat. Salamat po sa inyo. Salamat po sa OWA. Maraming salamat din po sa inyo. Alright. Yan po, ha. Mga ka-KP, si Miss Josephine Toby, ng Overseas Workers Welfare Administration.